Hi guys! Hi dear subscribers! Maraming salamat po sa pag-subscribe ninyo sa YouTube channel ko po, Chiko Tito. Today po ay July 30 at 30 na po ng July. Kailangan kong maiparehistro yung kotse ko. Yung ito, kasi 7 ho siya. So registration niya July. So kailangan ko po siya maparehistro ngayon. Kailangan ko siyang mapa-emission test, smoke emission test, no? So, alamin natin paano nga ba step by step na pagpaparehistro ng sasakyan. Tara! Hey guys! Welcome po! Andito po tayo ngayon sa emission test. Ang pangalan na ito? Ilan? Ilan ba yan? Ilan emission testing. So, yun. Pagkatapos po nating magpunta sa sa emission testing, anong tawag dyan kaya sa ginagawa nyo? Ayun guys, ini-stencil na ho nila, no? So, pagka-stencil niyan, dalawang papel yan. Kumuha muna kayo ng form sa LTO. So, sa akin, sa case ko po, si paring Lew ang nagbigay ng form sa akin. Tapos, ipa-emission test ko na daw po dito sa kahit saan na emission testing. Tapos, pagka na pa-emission test mo na, pa-stencil mo na rin yung form. So, yun. At magkikita na lang kami ni paring Lew somewhere down the road. Kung siya na mag-aayos lahat ng third party liability, yung TPL, tapos ano pa yon, yung insurance, may ganun yun, di ba? O, may insurance pa. So, lahat yon. At magkikita na lang kami somewhere. So, kapag ka ang plaka mo kamukha po sa akin, nag-i-end po sa number 7. Number 7, July po yung kanyang kwan. Yung kanyang registration date. So kailangan bago matapos ang buwan ng July, matapos niyo na po ang mapa-register niyo na po siya within the month of July. So 'yon, ganun guys ha. So meron ka bang sasakyan? Kailangan mo na siyang iparehistro? Parehistro mo na ha. At bago ka magparehistro, make sure na napa-car wash mo na, napa-change oil mo na, napa valve clearance check mo na, tune up, so lahat ng gawin. Para pagka chinek na yan dito, in emission test na po yan dito sa testing center, maganda yung resulta, pasadong-pasado ka, o, diba? Importante yung pag-aalaga, Tingnan nga natin ano nang ganap dito sa pag-i-stencil nila. Mahirap pa kuya mag-stencil? Hindi naman po. Matagal ka na nag-i-stencil? Matagal-tagal na rin. Napaso ka na? Minsan po. Ayun, nilalagyan pala scotch tape. Tapos ididikit yan dyan. Ang galing. Nanginginig ka kuya. Nainip po eh. So yun, ganun po. Mahirap po yung trabaho nilang ganyan. Yung pag-i-stencil. Hindi po basta-basta. Ano kaya lumabas sa tawas ni Chiko? Ito ba yung resulta? Ito ba yung resulta? Tignan na nga natin anong resulta lumabas sa tawas. Ano ibig sabihin yan kuya? Number ano? Ayan pala. So dito ho, merong number oil 37.7. Ano yun? Temperature? Base sa usok na lumabas sa tawas. Base sa usok na lumabas. RPM 0. Ano to? Carbon dioxide 8.6. No? Tapos, ano to? T-oil 37.6. So, ayon sa aking pagbabasa, no? Mukha naman ho akong pasado. Mukha naman akong pasado. So, yan ba? O, di ba? Pasado yan, di ba? So, common measure. Ayan po, ah. Kita nyo po. Yan. O, di ba? Ang tawag dyan? Automotive Emission Analyzer. O, di ba? So, after po na ito, mapacheck ko na yan. Itetext ko na si Lew para magkita kami bukas. Magkita kami bukas para ayos na yung aking registration. Di ba? Hindi ko na kailangan pumunta sa LTO Pilar. Magpa-special appearance. Di ba? Kasi, alam naman tayo, VIP tayo pinupuntahan. Di ba? So, yun. Eto, dito tayo. Patapos na. Sa emission test dito sa Ilan. Ilan ba 'yung pangalan nito, te?
ilan? 460 may bayad pa lahat. Wait lang, magbabayad lang ako ha. Hi guys, nandito na po tayo ngayon sa LTO sa PILAR. July 31, last day ng rehistro, no? So eto, nandito na po tayo, 4 o'clock in the afternoon. So ayusin na natin yung ating papeles at ang ating pambayad. So, andito na po tayo ngayon sa LTO sa PILAR at syempre ay mga kasama natin. Oh, hello si Dave, ayan kasama natin si Dave at yung iba pa kasama, Sir Raffy. Tapos si Sir Lew, andito na siya. At ngayon, eh, last day na registration, just in time po tayo, ano. Hinahabol po talaga natin yung alas 5 para makapagparehistro po tayo. Last minute po talaga tayo nagpapag... Kasi ayaw natin nakikisabay sa maraming tao. Siyempre maraming paparehistro dyan, mula day 1 hanggang day 31. Tayo sa pinakalast na oras po tayo nagpaparehistro. So simple lang po, nung napa-admission test na natin, na stencil na nila, na ano na, nakakuha na tayo ng TPL, insurance, no? Tapos nandito na tayo ngayon sa motor, ano tawag dito? Motor vehicle? Registration. Motor vehicle registration na po tayo. Tapos, kukuhain natin yung documents natin, magbabayad na lang tayo. So okay na tayo lahat doon, no? Diba? Napakasimple lang po magparehistro ng motor vehicle. Basta importante kausapin niyo po yung mga inspector natin, mga motor vehicle inspector sa inyong LTO, pinakamalapit na LTO branch nearest you. Ano daw?